Hello mga kumarites. Mag-unbox. Nakita ko lang to sa mga content creator. Nabudol ako. Tapos yan, umorder. Ang dami pala nito. Umorder ako ng cotton pads. Kasi yung cotton pads ko kakunti na. Ang daming laman. 200 pieces na yung laman nito. Wala pang 100. Parang 65 lang ako. Basta mura lang to. In fairness, makapal-din siya. Ang dami natin cotton pads. Kasi, mga kumaritas, ang hirap maghanap ng cotton pads, lalo na sa grocery. Wala masyadong cotton pads sa grocery. Minsan meron, minsan wala. Mahirap makachempo. Ilalagay ko na lang, alam niyo na, ilalagay ko na lang sa comment section ko. Sa comment. Ang dami, oh. Sobrang dami. Hindi ko alam kung 65 o 85 ko to nabili. So ayan mga kumarites, i-voice over ko na lang muna hanggang dito. Ewan ko ba, pag nagbibideo ko, lagi na lang nahuhuli yung boses ko. Ayan mga kumarites, ito nga pala yung ibubudol ko nga sa inyo. Napaka-cute niya, promise. Ang ganda nga nito, lalo na kung mahilig kayo mag-makeup o kaya mag-i-skincare kayo. Para yung buhok nyo hindi nakasabog sa buong mukha, ito yung gamitin nyo dahil lagi ko nga ito nakikita sa mga content creator. Alam nyo na, kaya ngayon ko na mag-TikTok kung ano-ano yung nakikita ko. Cloud headband ata ang tawag dito, hindi ako sure ha, pero ilalagay ko na lang sa comment section. Alam nyo na. Alam nyo naman na hindi nga ako gatekeeper. O, alam nyo yun, hindi ko rin alam yun, basta ayun yun. Kumbaga hindi ako madamot kung ano yung in-order ko, isineshare ko sa inyo, malay nyo kasi magustuhan nyo, o diba kumita pa ako, charot. Mga kumartes, meron nga pala nitong iba't ibang kulay, syempre pink yung in-order ko dahil alam nyo naman na makapink nga ako. Tuwang-tuwa nga ako sa headband na to mga kumarites kasi napaka-cute niya. Nung nakita nga ako kanina ni Kuya RB tapos suot-suot ko to, sabi niya ang cute daw. Yung headband talaga yung tinutukoy niya ha, hindi ako. Kaya mga kumarites, magpabudol na rin kayo, napaka-cute talaga niya. Lalo na nga kung ikaw ikagaya ko nga na maka-skincare at saka yung iba na maka-makeup. At syempre, natutuwa din ako dito sa cotton pads na in-order ko dahil napakadami. Matagal-tagal ko nga to magagamit at talagang nag-search ako kung ano yung maganda ng cotton pads na pwede kong magamit at mura pa. Dahil mga kumates, yung kalimitan ng mga cotton pads na may mga pangalan, eh mahal nga yun. Kagaya nung ino-order ko, 100 pieces siya pero nasa 100 plus na rin siya. At dahil sa headband na to mga kumates, mag-i-skincare tayo. Yan mga kumates, nighttime skincare. Gawa lang itong headband na to ha, kaya ako mag-i-skincare ngayon. Tuwing bago pagkatapos maligo ako nag-skincare talaga. Pero dahil nga bago yung headband natin, ito try natin. Syempre, bubudulin ko kayo. Mag-skincare tayo ngayon. Mag-ano muna tayo. Meron pa naman. Mag-ihilamos muna tayo. Gagamitin natin itong Radiant Boost Clarifying Set. Ito yung panghilamos na kasama dun sa isang set. Ito yung ginagamit ko pag mag-ihilamos ng mukha. Eh, syempre, sinasabi ko na sa pagligo. Kaya, yan. Mag-ahilamos muna tayo. Magpabasa. Kita nyo, wala na. Wala na, mga kumarites. Pero, bubuksan natin. Sasaidin natin. Wala na. Halos sabay-sabay siyang naubos. Wala na natulog. Makakapagbukas na tayo. Sayang kasi. Ang amoy nito, amoy baby. Kaya maano nyo talaga na mild lang siya kasi amoy baby yung amoy. Maano lang siya, amoy pulbo, ganun. Maghilamos muna tayo. Ayan, binasa ko na yung mukha ko. Pagkabasa yung mukha nyo, tsaka lang siya bubula. Diba? Ang ganda ng headband. Hindi napupunta sa mukha nyo yung buhok. Pagkatapos natin maghilamos, magana tayo, magto-toner. Toner. So yan, mga kumartes, tapos na tayo maghilamos. Gumamit lang ako nitong malinis na towel. Hindi na ako sanay mag-skincare sa gabi. Kasi lalo na pag may pasok. Wala, hindi na. Itapon na natin to. Wala na kasing laman.
Hindi na ako sanay kasi pag dadating tutulog na ganun. Kaya sa umaga na lang ako nag-i-use skincare pagkatapos maligo. Kaya lang, kala mo malalaglag siya pero hindi naman siya malalaglag. So, ito yung choco-choco na lagayan. Meron yung anak ko na binilhan ko ulit kaya magkakaroon ulit tayo ng lagayan. Hindi ko alam kung anong ilalagay natin. Huwag niyong itapon yung mga ganito kasi kesa bumili pa kayo ng mga container hindi naman siya mapapakinabangan niyo pa. Itong parang fairy skin yung cotton pads ko na to. Bihira kasi sa minsan sa grocery wala kang makikita ng ganito. Kaya yun na lang yung binili ko, madami pa. Kagamit tayo ng toner, ito yung kasama sa isang set. Pero feeling ko pag naubos to, itatry ko yung Dermorepublic na toner. Kasi maganda rin siya sa mga sensitive ang balat. Eh, alam niyo naman ako, ang balat natin ay pang Disney princess. Charot. Oo nga mga kumarites, medyo kahit nga ngayon, kahit nag-i-skincare ako ngayon, makikita nyo, minsan pagkatapos ko mag-skincare, may mga pantal-pantal ang mukha ko. Oo, no joke talaga yon. Minsan may pantal ako dito, yan. Hindi ko alam kung ahiyang ba ako sa ginagamit ko, pero nawawala din naman siya. Alam ko sa isang product, pagka hindi ako hiyang, isang gamit ko pa lang, nakikitaan ko na ng butlig-butlig yung mukha ko. Eh, pag dinare-diretso mo pa yung gamit nun, malamang, tatagda rin ka na ng tagihawat. Ngayon lang nga kuminis ang mukha ko. Dati talaga, nung college ako, hindi naman. Ah, dati kasi nag-maxi pill ako, yun ang ginagamit ko kasi sobrang dami ko talagang tagihawat. As in, wala nang paglagyan talaga sa pisngi. Tapos namumula pa, nagsusugat. Kala nyo, hindi ko pinagdaanan yung yung sobrang daming tagihawat. Pinagdaanan ko yan. Alam nyo ba, pinagnonovena ko pa yan para lang mawala yung tagihawat ko. Siguro ako noon. College ata ako noon. Basta, buti ka mo, yung tagihawat ko, siya, yung pag tiniris mo, hindi nalubog. Kasi diba merong gano'n na pag tiniris, nagbabaku-baku yung mukha. Na nagamit ako ng electric pan para matuyo. Yun, di ba may mga tagihawat na ganon? Buti yung akin hindi. Ang naiiwan lang, dark spot. Tapos nag-maxi peel ako noon, nawala yun sa maxi peel. Pagkatapos nung nagma-maxi peel ako noon, kahit anong product tinry ko, wala pa din. Maxi peel lang yung humiyang sa akin. Tapos, nabuntis naman ako noon kay Kurt. Bawal gumamit ng maxi peel. Di wala akong ginagamit sa mukha ko. Tinadtad na naman ako ng tagihawat sa mukha. Di hanggang sa ano bang ginamit ko? Ayun, nauso yung mga yung mga rejuvenating na yan. Nauso yung mga rejuve na yan. Ang una kong ginamit na Rejuve ay yung Brilliant. Yun lang naman yung tinry ko. Tsaka itong itong Rix Skin na Glow Balm. Product ng Rix. Yun lang naman. Dalawang beses lang ako nag-rejuve. Tapos ayun, minababasa nga ako na hindi daw maganda pag palaging naka-rejuve. Pwede yun, 1 to 2 months mo lang gamitin. Kasi pag nagre-rejuve ka daw, yung tawag dito, yung skin barrier natin, nanipis. Kaya kayo nagkakaroon ng mga melasma, yung mga pekas. Ako meron Hindi lang masyadong halata, pero meron ako dito, konti lang. Siguro dahil dyan nung ako inagmamaxipil dati. Pero kagandahan sa akin nun, kahit nagmamaxipil ako, hindi ako nagbibilad sa araw at saka gumagamit ako ng sunblock. Kaya hindi ako masyadong inanuhan ng tawag doon yung pekas. Yan tayo, sunscreen na.
Kasi pag nasobrahan kayo sa rejuve, magkakaroon kayo ng pekas. Kaya ngayon, din ako nagre-rejuve. Pero ito try, gusto kong itry yung ano. Yung Dermorepublic na toner. Maganda rin guys ang Dermorepublic. I-search nyo. Maganda rin ang product ng mga Dermorepublic. Kaya pag naubos tong yung Rick skin ko, magta-try ako ng Dermo. Ang ganda ng sunscreen ng Hikari mga kumarates. Pagkatapos mo maglagay, nakaka-glow. Yung anak ko nag-aano na din. Nalagay na din ang sunscreen. Tapos ito yung binili kong salamin, oh. Ito yung binili kong salamin sa DB Mart. Nilagay ko dito sa CR. Hindi naman super kinis ng mukha ko, pero hindi ako, wala akong tagihawat. Pero kung sa personal, hindi siya yung super kinis talaga. Meron pa din namang ilang-ilang mga ano di yan, makikitang ano, pero wala naman ako masyadong tagihawat. Wala, yun lang. Fineflex ko nga lang itong aking headband. Ang ganda nga kasi. Yan, sabi sa inyo, mag-order na kayo. Murang-mura lang, wala pang 100. Ang cute. Yun lang. Bye!